Hello guys, Bimbimoto here. Sa video na to ay meron akong isi-share na isang technique para maibalik natin yung tipid ng gas nyo o yung ibabalik natin sa normal ang kain ng gas nyo. Ito ay hindi gaano pinapansin ng ating mga kapwa mekaniko, lalong-lalo sa mga nagpapa-PMS, hindi gaano siya kapansinin o hindi talaga siya pinapansin ng ilang mekaniko. At ginawa mo na lahat, nagpa-PMS ka na, nagpalinis ka ng throttle body, injector, at palit ka na ng fuel filter, pero ganun pa rin yung kain ng gas, hindi pa rin siya tumipid. Baka isa ito sa dahilan kaya hindi siya ganun ka-accurate yung reading ng ating gasolina. So sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung anong technique na yon. Okay? Okay, so bakit ko nasabi kanina na baka isa ito sa dahilan kung bakit hindi tumipid yung ating mga FI na motor kahit na nakapag-PMS ka na, no? Nagawa mo na lahat pero bakit ganun pa rin yung kain yung gas ng motor mo? So baka ito yung problema yun, guys. So kung napapansin nyo, dito sa may tambucho, may nakikita ka na parang lagayan siya ng spark plug o parang spark plug. Ang tawag po dyan ay auto sensor. So sa ibang motor, lalo na sa Honda, dito siya nakalagay sa mismong tambucho, Honda, Suzuki. So dito sa Yamaha ay dito siya nakalagay sa may puno mismo ng tambucho. So may wire yan paakyat hanggang dito. Ayan, ito yung lugtungan yan. Okay, so dito ay lilinisin natin to. Baka sobrang dami na ng carbon kaya hindi siya ganun ka-accurate yung kain ng gasolina. So tatanggalin lang natin to at lilinisin natin. Okay? Okay, yung una natin gagawin ay tatanggalin natin tong sakit na to. Tapos huhugutin natin at pagdating dito sa ibaba, ayan, dito sa ibaba, 17mm naman na close range or anumang pwedeng pantanggal dyan na 17mm, pipihitin natin to, tatanggalin natin to para matanggal. Ingat lang tayo sa pagtanggal nito dahil medyo may katigasan at baka masira nyo pa yung thread, gastos malala yun. Okay, so tatanggalin lang natin at lilinisin na natin. Okay, so yun guys, at natanggal na nga natin yung ating auto sensor. Kung napapansin nyo, ayan, namumuti, no? Ibig sabihin yan, len yung kanyang gas, no? Kumbaga kulang, no? Ayan, so para ma-read niya ulit ng maayos yung kain ng gasolina, lilinisin natin to. Yung iba naman nito ay sobrang itim. Ayan, so ito sa atin ay kulay puti. Kaya ngayon ay lilinisin natin to para maging okay ulit yung kain ng gasolina niya. So ibabad lang natin to sa kung anumang meron kayo dyan na cleaner, kahit na carbon cleaner, pwede yon. So tara, ibabad na natin to. A few moments later. Okay, so dito, bago natin siya ibabad, kukuskusin muna natin yung mga dumi na nandito sa paring to para hindi siya matagalan sa pagkababad. Ayan, so kukuskusin lang natin siya ng malambot na steel brush para matanggal yung kanyang mga carbon o kaya kung ano mang dumikit dyan. Ngayon, kapag natanggal na natin yung ating carbon, dito ay bubugahan muna natin siya ng ating carbon cleaner. Ayan, so ito pa rin yung ginamit ko sa paglinis ng throttle body, you know? So ito yung gagamitin ngayon para matanggal natin yung nasa loob, no? Saka natin siya ibabad. Ayan, so bubugahan na natin. Ngayon kapag okay na yan, dito sa takip ng ating carbon, maglalagay tayo ng konting carbon dyan na hanggang sa carbon cleaner, hanggang sa mababad natin itong dulo. Ayan, so saka natin to ibabad ngayon. So maghahantay lang tayo ng kahit mga 30 minutes, no, para matanggal yung carbon dyan sa loob at lumambot.
Okay, so ganyan. O antayin lang natin siya ng mga 30 minutes bago natin siya gamitan ulit ng steel brass. Okay? So habang binababad natin itong ating auto sensor, lahat pala ng FI na motor ngayon ay may mga ganyan yan na auto sensor. So yung iba nakalagay sa tambocho, mismo doon sa elbow ng tambocho, lalong lalo na kay Suzuki, Honda at Rossi, yan yung mga napapansin ko. Pero dito sa Yamaha natin ng mga motor na FI ay nasa mismong pinakapuno ng ating tambocho. Ngayon, kapag nag-upgrade ka sa ating elbow ng ating motor at stock pa rin yung ating stock pa rin yung ating makina, so dito ay hindi siya maapektuhan, no? Hindi maapektuhan yung ating reading ng pagkain ng gasolina, hindi maapektuhan yung ating ECU, no? Hindi siya katulad kay Suzuki, kay Yamaha, ay kay Honda na nasa elbow. Ngayon, kapag nag-upgrade ka doon sa dalawang motor na yon ng elbow, doon na magkaletya-letya yung ating reading ng ating gasolina. Dahil hindi na siya normal o hindi na siya accurate yung reading ng ating auto sensor. Kaya yung iba, kung nagpapalit siya lang ng elbow, same size, no? Same laki pa rin yung gagamitin natin na elbow. Di katulad dito kay Yamaha na kahit mag-upgrade ka ng elbow, lalakihan mo siya ng konti, walang kaso dahil hindi siya nag-iiba yung reading, no? Wala siyang pagbabago dahil hindi naman magagalaw yung mismong pinagkakabitan ng ating auto sensor. Yun. So, yun lang guys. At ito palang ginagawa natin ay hindi gaano pinapansin ng mga ilang mekaniko, no? So, yung iba, parang dinededma lang to. Kaya yung ibang nagpapagawa, nagtataka kung bakit nakapag PMS na, wala pa rin pinagbago yung kain ng gasolina. So, malakas pa rin. Yun. So, ito na yun, yung dahilan kung bakit lumakas yung kain ng gasolina dahil punong-puno na siya ng carbon. Okay? So, bago pala tayo magpatuloy, kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At syempre, pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga susunod pa na mga DIY. At syempre, like mo na rin tong video na to pag nagustuhan mo. Okay? A few moments later. So, yun guys, after 30 minutes na pagbabad natin, ay pwede na natin to linisin ulit. So, kukuskusin natin siya hanggang sa matanggal yung kanyang carbon. And so, ayusin lang natin yung pagkakuskus para mawala yung mga nakadikit na carbon. Ayan, so okay na to, pwede na natin to ibalik sa ating motor. Okay, tara, ibalik na natin. Okay, so sa pagbalik nga pala natin dito sa ating auto sensor, tatanggalin natin tong pinakasakit na to dahil hindi siya ganun kadali ipasok, no? Ayan, napapansin nyo, hindi siya maipasok. So yung gagawin natin, tatanggalin natin dito, susungkitin natin sa loob, may lock yan, saka hilahin natin. Ingat lang tayo sa pagsungkit, baka mabali yung lock. And so, susungkitin natin siya, pagkasungkit natin dyan sa lock, pwede na natin hilahin. Okay? So ngayon, maipasok na natin yung ating close range. Yun. Okay? So tara, ibalik na natin. Sa pagbalik natin dito, kakamayin muna natin to para hindi masira yung thread. Ayan. So ipasok lang natin siya at pipihitin. Ayan. Ngayon kapag na ipasok na natin yung thread nya, saka natin ipasok yung ating close range. Ayan. So, tamang higpit lang din to. Huwag natin masyadong lakasan yung o masyadong higpitan. Baka masira naman yung thread.
Ayan, so okay na tayo dyan. Ayan, so ibalik na natin yung ating socket. Okay, so sa pagbalik natin dito sa ating socket, may guide naman to, hindi naman siya basta-basta maipasok ng mali yung pasok niya, no? So dito sa likod may butas yan. Ayan. Sa harap iba naman yung ano niyan, yung forma. So dito sa likod at dito sa ating socket, ipasok na natin. Yan. Ayan. So pagkapasok niyan, pwede na natin to iakyat doon sa ating head, doon sa ating mismong connector na ito. Okay? Ngayon, kapag naakyat na natin yung ating socket, ay ibabalik na natin sa tamang pwesto. Ayan, so good. Okay na tayo dyan. Pwede na natin ibalik yung ating tangke. Yan, dito mapapansin nyo na ang pagtitipid ulit ng ating motor. Hindi na siya ganun ulit ka takaw sa gasolina. So yun lang guys, at sana may natutunan naman kayo dito sa aking tutorial. At huwag mo kalimutan mag-subscribe. Siyempre i-like mo na rin yung ating video na to. Okay? Mag-subscribe ka na rin para updated ka sa ating mga susunod pa na mga vlog. So ingat po tayo sa pag-DIY. Ingat.